people can focus on threats, on problems and dangers and become afraid. And yet also people can focus on protection, on the chariots of fire that God gives us because of His blessings. Ano po kaya ang maaring nagiging problema natin sa mga araw na ito? Kinakatakutan? Ito ba ay tao o espiritu? Ito ba isang sitwasyon in life? Whatever it is that can be troubling and scaring and threatening you, I like to suggest that you look at the chariots of fire. At ang atin pong pag-aaral ngayon, pinamagatang, with friends like this. Sino kaya yung mga friends natin na pwedeng magbigay sa atin ng peace, ng sense of security, and stability? Heavenly Father, we pray that you will give us a short, simple message that is focused on a truth that we can apply in our lives. We seek wisdom from the Holy Spirit. Spirit, give us the keys that can unlock the mystery of God's Word and give us the wisdom to apply this in our lives. Aming dalangin, Panginoon, kayo po ang mangusap, hindi tao, hindi kapwa namin, hindi masasamang espiritu, hindi mga imahinasyon namin, kundi kayo ang mangusap sa amin. Let your servant, O Lord, be a channel of your blessing and be your mouthpiece, but be the speaker. Bless your people. Lift up only your name and lead your people unto greater godliness. Lord, we seek your counsel. We seek you in Jesus' mighty name. Amen. With friends like this, kumisan, we are blessed or cursed by the company that we keep. Kung sinong kasama natin, kung sinong ipinagmamalaki natin, kung sinong inaasahan natin, kung sinong kasabay natin, kumisan napapahamak tayo. At kumisa naman, tayo ay napapabuti dahil sa kanila. Buksan po natin ang mga Bible sa 2 Kings chapter 6. Isang kabanata sa napakakulay na karir ng propetang si... Sino nga ba? Malalaman natin? Si Elisha. 2 Kings chapter 6 verses 8 to 17. Now the king of Aram was at war with Israel. After conferring with his officers, he said, I will set up my camp in such and such a place. The man of God sent word to the king of Israel, beware of passing that place because the Arameans are going down there. So the king of Israel checked on the place indicated by the man of God. Time and again, Elisha warned the king so that he was on his guard on such places. This enraged the king of Aram. He summoned his officers and demanded of them, Will you tell me which of us is on the side of the king of Israel? None of us, my lord the king, said one of his officers. But Elisha, the prophet who is in Israel, tells the king of Israel the very words that you speak in your bedroom. Go, find out where he is, the king ordered, so I can send men and capture him. The report came back. He is at Dothan. Then he sent horses and chariots and a strong force there. They went by night and surrounded the city. When the servant of the man of God got up and went up early in the morning, an army with horses and chariots had surrounded the city. Oh, my Lord, what shall we do? The servant asked. Don't be afraid, the prophet answered. Those who are with us are more than those who are with them. And Elisha prayed, O Lord, open his eyes so he may see. Then the Lord opened the servant's eyes and he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elisha with friends like this. Napakaganda ng kasaysayan, isa sa mga paborito ko sa Old Testament. There was a people at war with Israel, the Aramites. Sila ay nakikipaggera sa Israel at lagi sila nagpaplano. Aambushin natin yung sila, yung army nila, yung king nila dito at dyan. And all the while, the Lord would always reveal to Elisha the plans of the enemies. At ito naman si Elisha, magpapasabi sa agad siya sa hari, huwag kayong dadaan sa lugar na yon. O kung dadaan kayo, kailangan full force, maingat. Kasi nandun, doon kayo tatambangan, doon kayo aabangan, doon kayo ay ambush ng mga kaaway. Kaya lahat ng plano ng mga kaaway, frustrated. Bigo. Kaya ang sabi na itong king of Aram, sino ba sa inyo ang nagsasabi sa mga taga-Israel kung ano mga balak natin?
Sabi ng isang tao niya na nakaalam, wala po, lahat kami loyal sa inyo. Wala kahit isa na nagli-leak. Pero yung prophet si Elisha na nasa Israel, sinasabi niya sa hari ng Israel, maging ang mga salitang namumutawi sa inyong labi habang nasa loob kayo na inyong silintulugan. Ganon kalakas ang antena ng prophet na yung mga ideya, mga plano ng kalaban, alam niya dahil binubunyag sa kanya ng Diyos. At sinasabi naman niya sa hari ng Israel. Kaya ang sabi, nasan ba yung prophet na yan? Kailangang bihagi natin siya at nang mawala ng informer yung kalaban natin na Israel. At ganun nga ang ginawa nila, isang gabi sila ay pumaligid doon sa lungsod na tinitirhan ng prophet. Ang servant naman, siyempre, umaga gumising, lumabas ng bahay, bibili siguro ng pandesal o ano man ang gagawin niya. Paglabas niya, nagulat siya because all the hills surrounding the city, nakapaligid doon ang mga sundalo ng King of Aram. Natakot siya siyempre. At takot na takot siya, at sinabi naman sa kanya ng prophet, relax ka lang, huwag kang matakot. Mas marami tayong kasama kaysa sa kanila. At ipinanalangin ng propeta na mabuksan ang mata ng natatakot niyang katulong. At nung nabuksan ang mata, nakita niya, nakapaligid sa kanila ang mga kalaban, kaya pala hindi makalusob. Sa loob noon, there's an inner circle of more personages than the enemy. Chariots of fire, flaming chariots, and the angels of God. Ano po ang kasaysayan? Napakaganda. Let's take a look at Elisha's ministry. What was the ministry of this very, very special guy called Elisha? To warn the king about the king of Aram's ambushes. Yon ang kanyang goal. Ipakita sa hari ng Israel ang mga balak ng kalaban at nang sa ganun ay huwag magtagumpay yung kalaban. In other words, Elisha was enabled by God to serve the interests of Israel, therefore the interests of God. Kaya sabi nga sa verse 12, Elisha, who is in Israel, tells the king of Israel the very words that you speak in your bedroom. So the purpose of Elisha was to serve God's purposes. Therefore, it was blessed by the Lord. Ganun din po tayo. Pag tayo ay, ang ating ginagawa ay paglilingkod sa kagustuhan ng Diyos, pagsunod sa kagustuhan niya, lahat ng enablement, lahat ng kapangyarihan na kailangan ibinibigay, nawawala lang naman niya kung kinakalaban natin yung kapangyarihan ng Diyos. And who was Elisha's enemy? The king of Aram. Nakakatakot na tao. Maraming sundalo, maraming kawal, at siya ay mapakamalupit. He's a ruthless enemy. So he sent horses and chariots and a strong force. Can you imagine to arrest one man, isang buong hukbo ang ipinadala niya, talagang overkill. And they went by night para hindi sila mapansin. Pagising mo, nakapaligid na sila. But let's take a look at Elisha's protection. The protection of Elisha did not rely on human army, on human strength, on strategy. It relied on the favor of the Lord. Sapagkat yung kalooban ng Diyos ay kaisa ng kanyang kalooban, nasa kanya ang pabor ng Diyos, therefore, the angels of God were at his disposal. So what was the protection of this godly man? The favor of God. And then, the angels of the Lord. Nagpadala ng hukbo itong kalaban, nagpadala ng counter hukbo ang Panginoon. Kaya sabi sa verse 16, don't be afraid. I love this sentence. It's very, very endearing. Sabi niya, those who are with us are more than those who are with them. Pinagmamalaki nila yung dami, ang dami-dami nila, ay sige, paramihan. Mas marami tayo. Kaya lang may problema, hindi nakikita nung servant. And so, when the Lord opened his eyes, he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire around Elisha. At dahil katulong siya ni Elisha, nadami na siya sa blessing. Kung katulong kayo ng kalaban ng Diyos, dami din kayo siyempre. Kaya, with friends like this, ang title natin. What kind of friendships do you keep? What kind of friends litter our world? Sino-sino ba mga nakahambalang sa ating mundo? Dahil nakakadama yun, kung blessing man o kabaligtaran ng blessing. Let us appreciate God's protection for His people. Sa Deuteronomy 31:6, inutusan niya ang bagong servant and leader
Ang sabi niya, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Yan ay promise po. Promise sa isang tao na maaari na nating i-claim lahat. Sapagkat ang promise na yan is a very general one in the sense that anybody who is strong and courageous in the name of God, anybody who is fighting God's battles, anybody who is in the side of God, kasama niya lagi ang Diyos. Anong klase naman halimbawa ito na ang Diyos na ito na uutusan kang gawin ng isang bagay tapos iiwan ka pala niya? Hindi ka pala niya bibigyan ng kakayahan. Hindi ka pala niya bibigyan ng proteksyon. Kaya po nawawala ang ating kakayahan, kaya nawawala yung proteksyon, kasi nawawala tayo sa presensya ng Diyos. As long as we are pleasing God, as long as we are doing His purposes, habang sumusunod tayo sa Kanya, yung kalooban niya ang nangyayari sa ating buhay, hindi kailanman mawawala ang Kanyang presensya. Sabi niya, He will never leave you nor forsake you. Pangako niya kay Joshua, at kahit sino, pwedeng maging Joshua sa bawat generation. As long as we are willing to carry on the work of Moses, the calling of God, there will be promise. At inulit po, ang napakagandang katotohanan na ito, maging sa New Testament, sa Romans 8:31, binanggit ng writer, if God is with us, who could be against us? Sabi, yung tayo ay nasa panig ng Diyos, sino naman ang pwedeng lumaban sa atin? Isang tanong na napaka-academic ng sagot. Ang sagot, wala. Walang pwedeng lumaban at magwagi sa mga anak ng Diyos kung sila ay nabubuhay sa kagustuhan ng Diyos, sa pagsunod sa Diyos, therefore sa ilalim ng proteksyon ng Diyos. Kaya lang naman tayo natatalo pag umaalis na tayo dun sa protective presence ng God. Kumbaga eh, merong lote, may bakod, ito ang lote ng Diyos, nasa loob ka, you're well protected. Anong nangyayari? Iba kasi umaakit ng bakod, lumalipat sa kabila. At pagkatapos, pag nasa kabila na sila, at nakagat doon ng aso, at hinabol ng kung ano-ano, nagtataka. Eh, lumalabas sa proteksyon ng Diyos. Kung ang Diyos ay may payong, nandun tayo, nakasukob tayo sa lilim noon, eh siyempre, pag lumabas ka noon, mababasa ka ng ulan o maaarawan ka. Pero habang napaiilalim tayo sa Diyos, nandun yung protection. If God is with us, who could be against us? Kung sino man ang tinatawag ng Diyos, ang inuutusan ng Diyos, ipinapadala ng Diyos, Kanyang binibigyan din ng protection. If God calls, if God commissions, if God sends, if God assigns, therefore, God protects. Do not hesitate. Do not be afraid to do God's will and bidding, though the enemy may be formidable. Pag tinignan mo, nakakahina ng loob, nakakatakot, kasi ang tinitingnan natin kumisan yung enemy. Katulad noong katulong, ang natingnan niya yung kalaban, natakot tuloy siya. Ang natingnan niya yung panganib, yung threat, syempre, pinangalusan siya ng tuhod at namutla at natakot, kasi hindi niya nakikita yung protection ng Diyos. And let me tell you this, brothers and sisters, if you are in God's will, you are protected whether you see the protection or not. Kasi spiritual na bagay yun eh. And spiritual things can only be spiritually discerned. Hindi mo kailangan lagi ng assurance na tangible, visible, audible para malaman mo that God protects you. Because God is not a man that He should change His mind. The Bible says that. And the Bible promised already that God will be our protector. Hindi pa bago-bago ng isip ang Diyos. Hindi niya tinatalikuran yung mga lumalapit at humaharap sa Kanya. Kahit wala tayo, kumisa nakikitang patotoo o assurance na nandyan siya, nandyan pa rin siya dahil hindi naman siya pwedeng mawala. God protects His servants, especially when the servants are on duty. Alam nga naman, napapadala ka niya sa trabaho tapos bigla ka niyang kakalimutan at tatalikuran. Kadalasan lang po, kaya tayo pinanghihinaan ng loob, ang tinitingnan natin yung kalaban. Pray that the Lord will give you spiritual eyes to see spiritual realities, that you will know that God protects. With friends like these, angels, chariots of fire, how can you be harmed by the evil one? Ganun na lang kanyang pangako. As long as you are on God's side. Kaya kung ano man po ang tumatakot sa atin,
Halimbawa, meron tayong sense of mission, may ipinapagawa sa atin ng Diyos na alam natin tamang gawin, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot sa disapproval ng tao. Huwag kayong matakot sa pwedeng gawin ng tao. At kung sakali man, that even from our limited human point of view, may mangyari pa rin sa atin na sa ating paningin at limitadong pananaw ay hindi ka nais-nais, pag pinayagan nyo ng Diyos, mabuti pa rin yun. Kung merong isang missionary, halimbawa, na nagpunta sa tribo na napugutan ng ulo, mabuti ba yun o masama? Sa biglang tingin, parang masama yata. Di po ba? Kasi limitado yung point of view natin. Pero kayong gawain ng missionary na yon becomes an opening for a people, for a tribe to know God and have salvation. Ang totoo nun, napaagal lang yung pag-uwi sa langit ng missionary. Kasi kung hindi naman kayo napugutan ng ulo, mamamatay din kayo paglipas ng panahon. Kung minsan lang, masyado tayong involved kasi kung tayo yun o mahal natin sa buhay, gusto natin iligtas agad sa kamatayan. There was a time, many years ago, na nabalita may Filipino daw pupugutan ng ulo sa Saudi Arabia dahil missionary. Ang totoo, hindi pa naman confirm kung pupugutan nga ba ng ulo o hindi. Ano nga ba talaga ang magiging parusa sa bayan na yan pagka talagang nahuli ka? Pero ang totoo po, no, nung ako at ang anyong mga kapatiran ay nandun pa kami sa bansang yan, pag nagwa-worship, ang mga nagwa-worship handa talaga na pwedeng mangyari yun. Handa talagang married. Sa makatuwid, hindi ka naman pumupunta at nagwa-worship na meron kang illusion that God will always protect you from what we may perceive to be harm. Handa. May ganong paghahanda. Siyempre, natatakot ka. Kaya lang kung nando na, sige na. But the point was, when this news about somebody, nakauwi po ako kasi dito dahil ako'y huhulihin, but to make a long story short, hindi pala yun ang will ng Lord na mahuli ako, so nakauwi ako dito. Pero yung mga iba, may mga nahuli. At hindi naman mga taga-day-by-day yun. Kasi naman yung iba, bubulagin daw ng Diyos yung mga pulis, kaya ang ingay-ingay nila sa mga parking, halatang-halata. Bibingihin daw ng Diyos ang mga pulis, kaya sa tapat pa ng police station ang mga church at may mga drum pa at kung ano-ano. Eh, hindi biningin ng Diyos at hindi binulag. Ipinakita sila, dinahuli. Nangyayari yun eh. Hindi mo pwedeng pangahasan yung protection ng Diyos na supernatural. Option niya yon, pero hindi natin pwedeng ipangahas dahil nasa sa kanya yon. So ano nangyari? Nabalita, may pupugutan daw ng ulo. Everybody was panicking. Tapos nakarating sa akin yung balita, tumawag ang Saudi Arabia, may pupugutan dito. O ngayon, you know, hindi naman ako indifferent, not that I did not care for the person, really. Pero sabi ko, oh, what's the big deal? Eh, lahat naman talaga nang umaattend dyan, handang mangyari yan. Ngayon nangyari para tayong biglang nagulat. At saka ko hindi naman mapugutan ng ulo yan, eh mamamatay din yan. 20 years from now, 30 years from now, baka nga masabundol ka lang ng tricycle, matetano ka, wala pang kalatoy-latoy na kamatayan yan. Hindi ko naman gusto mapugutan siya ng ulo, hindi ko naman gusto mamatay siya, pero kung naglilingkod sa Diyos yung tao at nangyari yun, we must be able to go beyond personal issues and personal relationships and personal grief and see and believe that it is God who allows it, therefore it must be good. Ngayon, kung napugutan siya ng ulo dahil nangangalo niya, eh siguro sabihin kong ay disaster. Kung nakulong ka dahil naghuhuweteng ka sa Saudi Arabia, o nagmamanufacture ka ng alak, o nagpapatakbo ka ng isang brothel or prostitution house, eh sasabihin kong, ay naku, na-disaster. Pero yung naglilingkod ka sa Diyos at sa akto ng paglilingkod mo sa Diyos, lalong-lalo sa paglilingkod na maingat ka naman, hindi mo naman talaga halos eh, tinutokso yung mga otoridad na mahuli ka. Yung nag-iingat ka, ginawa mo na ang lahat, nahuli ka pa, blessing yan. Romans 8:28 says that everything that happens is a blessing to those who love God and obey His commandments. To those who are called according to His purpose. Even yung sabihin, disaster, minala si John the Baptist dahil napugutan siya ng ulo. Ay pa pagkakamalasan niyang mamatay para sa mabubuting gawa, ang pinakamalas sa lahat si Kristo. Biruin nyo na, wala namang kasalanan ni Napako. Hindi lang Napako, hinagupit pa. Matapos sabihin ni Pilate na, wala akong makitang kasalanan, pero di ipako. Yan ang sasabihin mo talagang, disaster yan. Wala nang kasing malas. Kung sasabihin yung minalas, disaster lahat-lahat. Pero naniniwala naman tayo, hindi kamalasan yon. Hindi disaster yon. Ang mga propeta ng Diyos ay nangamatay. Tragic deaths. Ang kasaysayan ng iglesia ng Diyos ay sinulat sa dugo
ng mga martir. For the first 300 years, ang mga Kristiyano ipinalalapas sa leon, kinakain, sinusunog sa mga Roman amphitheaters. Ano sabihin natin? Kawawa naman sila. Hindi. Pag nakakakita po ako ng artistic representations, mga paintings or drawings of these Christians who were in the arena, tapos nandito na yung mga ginutom na mga ginutom pa yung mga leyon ng ilang linggo para talagang ganadong-ganado na kumain ng mga Kristiyano, na yung mga anak ng mga Kristiyano, mga mumunting bata, susuotan nila, tatahian nila ng mga balat, ng mga tupa, ng mga kambing, para mapagkamala ng mga lobo, mga wolf, at ng mga leyon, ng mga animals, at lalapain nila yung mga bata. At sasabihin sa mga magulang, oh, itatanggi niya na si Kristo, itatatuan niyo na. O sige, hindi namin papawala ng leyon. Deny Christ? Mga Kristiyano, kahon. Hindi ba nila mahal yung mga anak nila? Mahal nga nila, kaya binayaan nilang mamatay for God kesa mabuhay for the devil. Mahirap po yan pagkaharap mo yung kamatayan mismo. At mahal mo sa buhay at malapit. Kaya habang malayo pa sa atin, dapat intindihin natin yon para kung dumating sa ganong pagkakataon, alam natin at hindi tayo malilito ng ating emosyon. Pag tinitingnan ko yung mga painting na ganon, ang naaawa ko yung mga Romans na nandun sa mga bleachers, may mga payong at nagkakain na ng masasarap. Sapagkat yung mga namatay na mga Kristiyano na yon, halos 2,000 years ago, di po ba? Halos 2,000 years na ngayon, nakapiling nila ang Panginoon sa paraiso. Halos 2,000 years na ngayon na hindi nila pinag-aaralan si Moses, kasama nila si Moses. Hindi sila nagdadasal kay Maria, kasama nila si Maria. Hindi sila nananalangin kung kani-kaninong santo at santa del, kasama nila. Ang point natin, hindi kinang hihinayangan at kinakauwaan yung namatay sa gloria at luwalhati ng Diyos. Kasi kung hindi ka naman mamatay doon, tatanda ka rin, mamamatay ka rin eh. May namamatay pa nga dahil sa akto ng pagnanakaw, binerel. Di po ba? Mayroong nababalitaan tayo sa mga tabloid, sa motel, sinaksak ng kung sino man yung kadate niya, namatay. Namamatay ka rin lang, wala pang glamour. Di po ba? May namamatay ng walang kalotoy-latoy, na tetano. Di po ba? Nakakain ng mga na red tide, na mga shellfish, namamatay ang tao eh. Hindi naman issue yung kamatayan, nangyayari talaga. Bagamat sabi naman natin, saka na lang sana. Di po ba? Ayaw naman nating agad-agad, at kung pwedeng iwasan, eh, iwas talaga tayo ng iwas. Because that is the basic rule of life, that you preserve and love life. But, if you have to come point blank and face to face with death for the Lord or life with the devil, dapat alam natin yung choice. Na hindi nakakatakot, na hindi yun big deal. Recently na naman, o nagkaroon na naman mga hulihan, panic na naman ng lahat ng tao, and then ito na naman akong killjoy sa mga mahilig magpanic at dramatic ng mga Christian. Sabi ko, o ano ngayon ang big deal? Talaga namang alam nating mangyayari yan. Kakaawaan nyo ba yung mga nahuli? Alam ng Panginoon kung paano gagantimpalaan yung mga yan. Di po ba? Maaring sa biglang tingin na iba ang plano nila, economically, na-displaced sila, or whatever it is, pero hindi kinakawaan ang naglilingkod sa Diyos. Ang nakakaawa, yung patuloy ang prosperity, pagkatapos ay kinakain naman ng kasalanan yung kanilang buhay, at patungo naman sa impyerno ang kanilang kaluluwa, kahit ang sagasagana nila ngayon, yun ang nakakaawa. Kasi kung kakaawaan nyo ang naglilingkod sa Kristyanismo, ang pinakakawawa lahat, si Kristo. At kung hindi nakakaawa si Kristo dahil sa kanyang ginawa, therefore, hindi nakakaawa ang mga sumusunod kay Kristo kahit pa nga makisalo tayo sa kanyang mga pagdurusa. Huwag tayo masyadong dramatic. Marami kasi mga Kristiyano napaka-OA. Yung talagang sobrang pinapaira lang emosyon. Pero siyempre, nananalangin pa rin tayo makauwi na wa sila. Huwag na wa silang mapatay doon. Kaya lang, pagka sinabi mo, huwag sana silang mapatay doon, eh saan naman kaya? Pipili ka na lang kung saan uli. You can delay death by 20 or 30 years. By 40 years even, or 50. But I tell you this, even if you live to be 100 years old, hindi pa rin mahaba yung buhay compared to eternity. Life is just a tiny speck in an otherwise never-ending line of eternity. Kahit tumawad ka pa ng 40 years, bali wala pa rin yun kung gaano kahaba yung eternity. Meanwhile, if life can be given up and your eternal
presence with the Lord begins, sabi nga ni Paul, to live is Christ and to die is gain. Ang dalangin ko po, maging para sa aking sarili. Kasi sinasabi ko, siguro madali lang sa aking sabihin dahil hindi pa nangyayari talaga na ganyan na ganyan na. Bagamat ang inyong lingkod naman eh, talagang we came face to face with an arrest and everything. We tried nung balita na ako noon ay huhulihin. May mga litrato ako sa mga dossier ng mga police. Ang dami-dami palang mga espiya na mga Pilipino rin na Brother Ed, picture po tayo. Yung pala kinukuhanan ako para sa mga file ng mga police. Ako naman eh, praise God, nakangiti ka pang ganon. Ang laki-laki ng mga litrato ko pala at all. Of course, we called a meeting of the elders. O ano, papahuli ba tayo o hindi? And everybody was praying and said, ah, kung hindi ka na ipinapahuli ng Diyos, bakit naman tayo magkukusang mahuli? So, we will do everything para ka makalabas ng kingdom. And we tried at nakalabas. So, hindi pala yun ang will. Pero hindi naman pare-pareho yung will at disenyo ng Diyos sa bawat isa. Iba-iba tayo ng pinapasa na krus. Iba-iba tayo ng mga dinadalang trabaho. Iba-iba rin ang paraan ng ating expiration. Di po ba? Paul was beheaded. Paul was beheaded. John the Baptist was beheaded. My goodness, you will be in good company. Kung sakasakali man, kaya lang pwede bang sila na lang? Siyempre, hindi nga natin kinukusang gustuhin. Pero kung andyan na, harapin nyo na yon. Minsan ka lang mamatay, masarap na rin siguro yung mamatay ka for God. Di po ba? May namamatay para kay Mao Tse-tung, ang dami. Hindi po ba? Ang daming namatay para kila Brezhnev, kila Khrushchev, at kung sino-sino pang mga FFF ng Russia. Ang dami-daming namatay para sa mga Romanov defending the old system in Russia. Ang dami-daming namatay para sa Hapon, para sa Amerikano. Pero yung mamatay ka kay Kristo, ilang kaisa-isang eternal credential. Kaya kung darating, tanggapin. Kung maiiwasan, di iwasan. Di po ba? Hindi naman natin kukusain na hanapin yan. At babalik tayo dito sa kasaysayan, palagay ko naman, naisip naman ni Elisha yon, na mapapahamak siya, open and close quotation, kung lalabanan niya yung King of Aram. Kaya lang may digmaan po eh. Israel, Aram, pipili ka kung kanino kakakampi eh. Hindi pwedeng fence-sitter eh. At alam niyo mga kapatid, hanggang ngayon, patuloy ang digmaan na yon between God and the forces that are opposed to God. Pipili kayo kung nasan kayong panig. Nawa, huwag kayong pumanig sa kalaban ng Diyos dahil lang natatakot kayo sa kanila. Huwag tayong pumanig sa mga mapanlibak dahil na hihiya tayo na malibak nila. Huwag kayong pumanig sa mga ungodly person na ang dami-daming sinasabing evil things about God and God's people dahil lang gusto nyo maging popular. Nung araw nga, kamatayan eh, pag lumaban ka sa kalaban ng Diyos, yun ang parusas pa sa'yo eh. Ngayon nga, hindi na lang eh, nabawasan lang ngayong popularity. Hindi ka siguro na imbita sa mga pagtitipon at mga kotilyon dahil born again ka. Hindi ka na siguro nayayaya sa mga lakaran. At pag dumarating ka, bulong-bulungan ng mga tao, eto na si Bible Freak. Ganun lang naman eh. Hindi na nga tayo nagdurugo ngayon para maglingkod. Hindi katulad ng araw. How many of you have bled? How many of you have served God to the point of bleeding? Hindi na nga ganun. Reputasyon mo na lang, popularity mo na lang, and yet many people still make the wrong choice. Huy, nagma-Bible study ka ba? Hindi! Pero nagma-Bible study. Lalo pag pinag-uusapan, alam mo yung mga nagma-Bible study, yung born again, blah, 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 blah. Ikaw, born again ka ba? Hindi. Observer lang ako. Kasi gusto natin maging popular. You know, this world will always have all kinds of evil things said against God's people. They have done that in the past. There's no reason why they should not do this now, and there's no reason why they will not do that in the future. If you were of the world would love its own. But because you are not of the world, and I chose you out of the world, therefore, the world hates you. Huwag dahil tayong magtaka kung hindi tayo popular at hindi tayo nagustuhan. Sabi, kung ikaw ay taga-sanglibutan, mamahalin ka ng sanglibutan. Pero nakita mo, hindi kami namahal. Isang patunay na pinili na talaga ka at tinawag at hindi ka nakabilang nila. You are in good company. Huwag po tayong mangamba, huwag tayong matakot. At kung kinakailangan, huwag tayong
manghinayang na bayaran yung halaga ng paglilingkod sa Panginoon. This prophet, I'm sure, counted the cost. Pero sabi niya siguro, pahihirapan ako ng kabila kung nasa kabila akong panig. Kung narito naman ako, yung kabila naman na magpapahirap sa akin, doon ako sa panig ng Diyos. Hirap din lang at hirap, doon ako sa side ng Diyos. Alam niyo po, totoo, mahirap magpaka-Kristiyano. Mahirap magpaka-banal. But let me tell you something that you already know. Mahirap din namang magpakawalang hiya. Mahirap din naman na magkasala. Mahirap din naman na pumanig sa diablo. Mahirap din. Yung tayo gumagawa ng lahat ng kasalanan, inuusig ka rin ng iyong budi. Consider all physical immorality, nagkakaroon ka rin ng mga sakit. Ang dami-dami mong kaagaw at kalaban. Subukan mong mahirati sa mga pakikipag-ibigan sa mga taga-sanlibutan, kutakot-takot na selosan, away, bangayan at agawan ang nangyayari. Mahirap maging banal, pero mahirap din maging makasalanan. So mahihirapan din lang kayo, doon na kayo mahirapan sa panig ng Diyos. Mahirap gumawa ng tama. Pag sinasabi ko, alam mo, makipagkasundo ka na lang sa nakikipag-away sa'yo. Ang hirap naman ang sinasabi niyo, Pastor. O di puntahan mo, tawayin mo, sa bunutan mo, makipagtagaan ka. Ang hirap din ho niyan. Ay, mahirap din pala eh. Mahirap pala magpatawad. Mahirap din namang hindi magpatawad dahil hindi ka makatulog, nagagalit ka. Mahirap makipagkasundo. Mahirap din namang makipag-away. Mahirap din lang at mahirap, doon na tayo sa tama. Wala naman talagang madali sa mundo eh. Hirap din lang at hirap. Pinili ng prophet to be on the side of God. So what did he get? Godly protection. Siguro kung pumanig sa doon sa kabila, baka binigyan siya ng award, ng medalya, ng konting premyo, pero mamamatay din siya eh. Let's say 30 years ang lumipas, nasa kabilang panig siya, komportable ang kanyang buhay, masarap ang buhay niya. Pero mamamatay din siya, haharap ngayon siya sa Diyos. Paano kayo ngayon? So you make the right choices before these things happen. I think everything that can be said has been said. And it is clear. I don't want to insult your intelligence by saying any more word because it is clear. Ang mahalaga, mga kapatid, take your side. Saan ka ba? On the side of God? On the side of His enemies? Ano ba ang iyong kakatakutan? Yung pagsalakay ng mga kalaban? O ang panghahawakan mo, yung protection ng Diyos? With friends like this, angels that God sends to protect us, you are in good hands. Do not hesitate to do good. Do not hesitate to be godly because you've got friends and you're surrounded by chariots of fire. Heavenly Father, we thank you that you are a wonderful, protective God. At maging sa mga panahon na parang sa paningin namin, parang hindi mo kami pinrotek, parang nangyari yung gustong mangyari ng kalaban, parang kami nasaktan, nahirapan, Lord, we hang on to you and believe that whatever you allow to be in our lives is actually for our good. Teach us to trust in you completely. Turuan mo kami, Panginoong, magtiwala ng walang alinlangan, ng walang pasubali, walang patakaran. Magtiwala kami na kahit sa biglang tingin namin, sa limitado naming pananaw at karunungan ay parang iniwan mo kami. Manghahawa kami, Panginoon, sa iyong pangakong hindi mo kami iiwan kahit kailan. At ang anumang mangyari, pag pinayagan nyo, isang pagpapala. Teach us, Father, to have that brand of faith that always believe that it is for our best that you allow things to happen. And should we make choices, O Lord, we pray for spiritual wisdom and strength that we always choose your side. In Jesus' name we thank you. Amen.